Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ang litang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng August 18, 2024. Naga kung saan sa ngayon po, gaya ng inyong napapansin, ay bahagyang lumakas ang sama ng panahon na nasa northern part ng ating area of responsibility. Pero palabas na po ito at hindi po ito banta sa ating bansa. Ngunit hinahatak po nitong habagat na dumadaloy po dyan sa may extreme northern Luzon habang may mahinang daloy rin ng easterlies sa silangan po ng Luzon at may mahinang ITCZ dyan pa sa silangan ng Visayas at Mindanao. At sa ating long range forecast, wala pa rin pong bagyo na namamataan na tatawid dito sa ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo, pero nananatili pa rin na posible pa rin ang pamumuo ng mga banta ng sama ng panahon sa silangan at northeastern part ng ating bansa sa susunod po ng mga araw. At sa lagay ng ating panahon, ngayong tanghali ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero may chance pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Isabela, Zambales, Camarines Norte, Southern Samar, ilang bahagi ng Leyte, Bohol, Bacolod, Basilan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sultan, Kudarat, Sarangani at ilang bahagi ng Caraga. At sa susunod po ng mga oras ay mas maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rain sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, ilang bahagi ng Davao Region at Sogsoriyan. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na ng mga gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ng latest update natin sa araw na ito. Takapumuli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!